na si Pastor na. Taba, ayoko na to ang Glory Mountain. Pagwapuhon na to, buha to na tong paraiso. Magandang hapon mga kabisdak. Meron lang ho tayong panoorin na video. Ito ay isang interview ng SMNI sa nangyayaring preskon ho kagahapon sa isang KOJC member dyan sa Glory Mountain. Nakilala ho natin ang taong ito dahil noong pinapapasok po tayo ni Pastor Kibuloy dyan sa Glory Mountain upang ikutin ang naturang lugar. Yung Glory Mountain ho kasi ito po ay sagrado sa Kingdom of Jesus Christ. At nakakalungkot dahil yung mismong isa sa mga nangangalaga ng Glory Mountain ay nasaktan ng staff ng Marcos admin. At hindi po niya ito naiwasang umiyak dahil ilang years na po nila pinangalagaan ang naturang Holy Land sa kanila. Ito po ay sagradong lugar sa bawat isa ng Kingdom of Jesus Christ. Subalit, nakakalungkot, nilapastangan lamang ng SAP ni Da Junior. Pakinggan po natin si Taba tungkol sa kanyang pagkadismaya dito sa nangyayari sa Glory Mountain. At siya rin pala ang unang pinusasan sa mga panahong iyon. Narito po ang video, mga kabisdak. Kasama din natin ngayon ang isa sa kapatiran natin na nandoon din sa Glory Mountain para magbahagi din ng kanyang saloobin sa tunay na nangyari doon sa paglusob ng mga armadong otoridad dyan sa Glory Mountain. Kasama po natin ngayon si Brother Albert Labandero. Magandang gabi sa iyo, Brother Albert. Mayong gabi sa tanan, labi na sa kang asatungan, sa atong administrator at tinori, sa tanang attorney o sa tanan nga nadli sa studio. So, ako din si Albert Labandera, bali 39 years old po ako. 22 years na po ako bilang full-time miracle worker. And 14 years po ako sa Glory Mountain as a landscaper and farmer po sa Glory Mountain. So, yung time na yon mga kapatid, mga isoon, alas 4 to sa Kadlaon, nakadungog mi nga musaka sila sa Glory Mountain, mga pulis, mga SAP. So, sa mga balita, nakita na namo nga nagpadala sila og duha ka batalyon nga SAP diri sa Davao. So, kami, ang amuang kuan, nga dili namin makatarong og tulog. Tulog kay lagi ang among pagambay, sudlo nila ang among compound. Unya, kanang kuan mga igsoon, kanang Glory Mountain, dili man lang na kang pastor. Dili sa amuan at tanan nga namuyo diya. Bisag wala namuyo diya sa Glory Mountain, among agi na siya tanan. Kami ang nag-alaga diha. Ako, saksi kay ko kay si Pastor Musaka siya sa Glory Mountain. Muna si Pastor na. Taba, ayoko na to ang Glory Mountain. Magwapuhon na to. Buha to na tong paraiso. Lalaki ko di kumilag, pero silang ibuhat. Sa ilang pag-uba sa gate mga igsoon, iguba nila ang among balay. Simbolong iguba nila. Grabe sila. Anto'y karan, wala ko'y tingok. Kung nakita niyo mga igsoon, diha ko sa tubangan mga igsoon. Kung nakita niyo itong iro mga igsoon, ako nag-alaga ito mga igsoon. Nato sa akong likod, pwede mga igsoon. Dili ko makita niya mga igsoon. Ako ang unang nabunlot niya mga igsoon. Pusasan ko na dito sa likod mga igsoon. Kung dili sila makapusas. Kaya nga ako iro mga igsoon. Iro ni Pastor nasa akong likod. Ang tumuduhol mga igsoon. Aw-awon sa iro na ko mga igsoon. At mga tayo mga igsoon, nang andami. Ang among tuyo nga dili. Nang andami para dili sila makasulot. Nang andami ato mga igsoon para inigsulot nila, dili nila ma. Disikret ang dapit mga igsoon. Inaami mga balaod, ay mga balaod niya sa sulod.
Amo silang kuyugan, kung asa sila mo ato nung tayong mga iksuon. Mga kababayan, marabi sakit kailang gibuhat. Pag-abot mga iksuon, giguba nila ang gate. Grabe na mong hangyong. Sir, kung pwede, sir, paabuta lang ang among attorney, sir, kay pasudlon na ka na mo, sir. Dili may mga daotan nga tao, sir. Mauto mga iksuon, wala gin sila naminaw. Ingon pa ko nga, mga pulis, manta mo, kamo amo protik sa mga kay kami mga sibilyan. Kami mga matarong nga tao, pero unsay lang gibuhat, giguba nila ang gate. Yun niya, pagsunod pag ilang mga iksuon, pataka lang sila o pangluwa. Napagin ang ihi sa pader na pulis mga isuon. Mutong dili na mo gusto nga madisikrit ang among lugar kay balaan na. Dili na mo masugot na mga isuon. Mutong tayo mga isuon ni anak ko, asa ang justisya? Tinuot sila nga nagkuhan sila sa kuhan, asa ang justisya? Kaya ipabati ni Pastor sulod sa 22 anyos nga full-time worker nga nakauban na mo si Pastor. Ang gipabati ni Pastor sa mga gugma. Dili. Karasan. Gugma ang gipabati ni Pastor sa mga. Mong inani miron. Nami farming, nami mga bulak. Gwapo kayong dapit. Muna mga isuon. Ako nanawagan sa ato mga kaisuunan. Sa ato mga sa tibuok Pilipinas, mga Pilipino. Narong pa ba niya nga itong pag-gumpirno karon? Tarong pa ba ni, kami ganyan nga mga matarong, ilang gisunod mga isuon, ilang itamastamasan ang among dapit. Ang pagkabalaan sa ang dapit nga galang na mga isuon, mga katawan, ilang balahura. Mana, dili, may musugot, anak. Mana ka, Pastor. Isa pa dito ilang bayaran ang kamingaw na mo ni Pastor. Tapi na sa ako, eh, umuato si Pastor sa babaw. Kung agit mo ni Pastor, alagaan ang dapit, magmamuhon ang dapit, buhatong langit ang dapit. Hindi man may mga drug lord, hindi man may mga kriminal, hindi may mga kawatan. Ang trauma sa ako, ani balik. Kaysa gawas, wala na ko na ang tinuod ng gugma. Diri lang sa sulod, gitudlo ni Pastor sa mua, ilang gitaot. Ilang gibangon sa akong utok na mahimo mi. Kaysa una wala pa ko kang Pastor, usap ko kasalot sa kalibutan. Sakit siya sa mga. Ang among kasing-kasing, muramig limonsito nga gipuga. Nana ang ilang pagbalahura sa mga. Nakalungkot dahil ganyan pala kabastos itong SAP ng Marcos admin. Alam niyo, itong taong ito, mabait po ito. Encounter ko ito ng personal at naikot namin yung Glory Mountain. Nakasakay nga ako sa kanyang motorsiklo na lagi niyang ginagamit sa pag-iikot diyan sa Glory Mountain. Nakakalungkot ho kasi mayroong nasaktan ang Marcos admin na mga inosenteng tao gaya ni Taba. Kasi ho, pinangalagaan po talaga nila yung Glory Mountain. Sagrado ho yan sa bawat miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sana ho magkaroon ng hustisya itong Kingdom of Jesus Christ sa ginawang pambalahura sa kanilang sagradong lugar ng SAP ng Marcos admin.